Ika-25 ng Hulyo, Sabado, Kapistahan ni San Santiago Apostol. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit kay Jesus ang ina ni Jaime at Juan kasama ang dalawa niyang anak at lumuhod sa harap niya para makiusap. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang ibig mo?" At sumagot siya, "Narito ang dalawa kong anak. Iutos mong maupo ang isa sa iyong kanan at ang isa naman sa iyong kaliwa, sa iyong kaharian." Sinabi ni Jesus sa magkapatid, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Maiinom nyo ba ang kalis na iinumin ko?" Sumagot sila, "Kaya namin." Sumagot si Jesus, "Totoong iinom din kayo sa aking kalis, ngunit wala sa akin ang pagpapaupo sa aking kanan o kaliwa. Para iyon sa mga hinirang ng Ama." Nang marinig ito ng sampu, nagalit sila sa magkapatid. Kaya tinawag sila ni Jesus at sinabi, "Alam niyo na sinusupil ng mga naghahari ang kanilang mga bansa at inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Hindi naman ganito sa inyo. Ang may gustong maging dakila, siya ang maging lingkod ninyo. Ang may gustong mauna sa inyo, siya ang magiging alipin ninyo. Gayon din naman, dumating ang anak ng tao hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pagtubos sa marami." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa, ang may gustong maging dakila, siya ang maging lingkod ninyo. May dalawang pamantayan sa pagiging dakila ang inilalarawan sa ating mabuting balita ngayon. Una, ang pamantayan ng mundo. Sa ganitong pamantayan, ang palaging sukatan ay kung sino ang mas nakalalamang. Laging may paligsahan, kung kaya't ang mga nangangarap na makalamang ang silang nagsisikap upang masungkit ang unang pwesto. Kahit sa eleksyon, laging nakakaangat ang mas maraming boto at ang may pinakamaraming makuhang boto ang silang idedeklarang panalo. Sa pag-aaral naman, may mga markang batayan upang malaman kung sino-sino sa mga mag-aaral ang nakaangat sa talino kung ikukumpara sa iba. Ilan lang ang mga ito sa mga halimbawang maaaring gamitin. Ikalawa, ang pamantayan ng Diyos. Sa pamantayan ng Diyos, binibigyan tayo ng huwaran upang tularan si Jesus. Bilang anak ng Diyos, taglay niya ang kapangyarihan at ang pinakamataas na karangalan na higit pa sa karangalan ng sinuman sa dahilang siya ang bugtong na anak ng Diyos. Subalit sa halip na kumapit siya sa dakilang karangalang taglay, hinubad niya ang kanyang sarili, ang lahat ng katangian ng pagiging Diyos upang maglingkod at maging alipin para sa lahat. Para sa kanya, ang pagiging huli ang daan sa pagiging una at ang paglilingkod ang daan sa pagiging tunay na dakila. Pagsasagawa. Alin ba sa dalawang pamantayan ang sinusunod mo sa iyong buhay? Ano ba ang mas matimbang sa iyong puso? Ang kaharian ng mundong ito o ang kaharian ng langit na inilaan para sa mga anak ng Diyos?